gusto niyo mag-surf, iba yung intensity doon. So syempre, alangan naman plain black yung ano mo, yung condition mo. Aalunin lang tayo doon. So Coach Daniel Vasquez, I'm a sports science graduate, professional fitness coach, and a certified functional strength coach. So I'm here to teach you guys my Hang 5 surf workout. So para sa next surf trip mo, medyo condition tayo, okay? So syempre para maiwasan din natin yung injuries. So Hang 5. So this one is a one leg push-up. So progression siya basically nung push-up natin. So basic push-up, progress mo na siya sa one leg. So this one works out our upper body. So basically the chest, shoulder, and the tricep. So with the one leg stance, it involves yung core workout natin at saka yung leg. From this position, plank position, hands mo below your chest, shoulder width apart and a little bit wider. Okay. And then release one leg and go down and up. Exhale when you go up. Down and up. So make sure your elbows is at 45 degree angle. Alright? So hindi siya pwede mag-flare out ng ganyan. Kailang 45 degree angle, may onting space sa elbow, and then press it up. Also, make sure your hips and legs nakakontract siya. Okay? So, which means medyo matigas yung legs mo. Okay? Para hindi mag-drop yung hips mo. So, this one, pag ganyan, hindi siya pwede. Okay? So, keep your whole body tight. Go down, exhale. Hang 4. Alright, so plank progression. So, ang ginawa ko dito is prenogress natin ng onte, yung front plank, yung side plank, and then yung glute bridge. So, wino-workout niya yung upper body mo, stability, core, specifically syempre, kasi nga plank siya. And of course, meron rin tayong workout sa legs dito. So, whole body workout siya, is prenogress natin yung basic planks natin. This one, chest level yung hands mo, medyo magkadikit ng onte. Wider ka ng stance para mas maiwasan natin yung hip movement. Okay? So from here, tigas ang legs, arms, and then tap lang yung center sa harap. Balik, tap, balik. So from this position, dapat naka-engage yung core mo. So tigas para maiwasan natin yung pag-move ng hips side to side. Okay? So nawawala yung engagement ng core kapag nag-move yung hips natin ng sobra. So kailangan nakatigas yung chan, tigas yung legs, tap. So you can do this one slowly para mas mag-engage yung core. Hindi naman siya kailangan mabilis. Okay. So okay lang mas control. Gata, side lying. Okay. So yung shoulders mo below your elbows lang, and then yung elbow mo pantay sa heel. Mas maganda. Okay. And then from this position, we go up. Keep your hip high. Angat ang arm or pwedeng sa side lang. And then leg raise. While doing a leg raise, kailangan makip mo yung hip mo na mataas para sa side. So hindi siya pwede mag-drop and then leg raise. So mawawala yung engagement ng core muscle. And also, yung shoulder mo. Iwasan mo mag-drop ng ganyan. Okay? So keep it up. Hip up. Pwedeng sa taas ang kamay or sa side. And then raise up. Exhale. Okay? So distance ng puwet mo sa heel mo, siguro mga isang dangkal pwede, or depende kung comfortable ka, pwedeng mas malayo ng onte or mas malapit. Okay, so from here, dito ka lang, angat yung puwet, angat yung arms, and then release one leg. So make sure hindi ka masyado sumasandal sa side, keep it straight lang. Okay, inline ka sa hip mo, and then sa pagsusurf mo, kapag malakas yung core mo, of course, malakas rin yung pag-transition ng power mo to your core, to your upper body, and also, mas stable yung pag-balance mo. Siyempre, pag umangat ka sa board, mararide mo yung alon ng mas matagal. So, siyempre, importante yun para makuha mo yung feeling na ansarap mag-surf, siyempre. Diba? So, hang 3. A single leg deadlift or standing reach. Progression siya actually ng deadlift. But this one, mostly nagiging stretch siya. Or works talaga yung sa stability ng legs mo at saka sa core strength mo. So, slightly fit together ng content.
Stand on one leg, slightly bent. Reach forward, reach back. Okay, so you have to maintain this position for at least 1 to 2 seconds. And then go back. Okay, so ang goal natin, yung body mo is straight when you go down. So parang yung body mo is parallel to the floor. So common error is that yung hips mo nagro-rotate palabas. Okay, so yun yung iwasan natin. This one, iwasan mo to, yung ganyan. Nagro-rotate to palabas. So dapat inline lang yung hips mo, diretso, straight forward, and then you go forward, go long, and up, exhale. Go long, then exhale. So makakatulong ito sa pagsusurf natin. Of course, syempre pag naka-ride ka sa board mo, okay, so mas stable ka, so madali ka makapag-balance, or mag-maneuver ng surfboard, yung legs mo mas malakas, so ito yung makapagpalakas sa'yo doon. Can be also a shoulder mobility kapag tinaas mo yung arms mo. Okay? So hang two. Okay, so hand release burpee. So this one, of course, progression to niya ng burpee. Tiniwik lang natin na siya ng konti para mamimik niya yung movement ng pop-up mo sa surf. High plank position. Jump out. Straight legs. Okay, then baba. Push up position. Hand release. Pati yung legs mo. Re-release. And then the push up. Jump in, jump out. Okay, jump out, high plank position, push up, baba, hand release, push up, jump in, jump out. So from here, bend ka, doing a high plank position, okay, tigas mo ang katawan, huwag mo i-drop yung hips mo, okay, jump in, then jump out, get it? Ulitin mo lang siya, jump out, jump in, jump out. So basically, it's a whole body exercise that strengthens your upper body. Core din, syempre, and then leg strength mo. Okay, so importante yon. So ma-practice mo yung pop-up position mo. So naglagay rin ako sa video na yung stance mo, pagtaas mo sa burpee, magiging pang parang nagsusurf ka, nagra-ride ka ng board. Okay, so pwede rin yun. Pero kapag hindi pa kaya, syempre, dun lang muna tayo sa base. So hang one. Okay, so this is the last. So lat slides tayo. Basically, it works out ang entire whole body natin. Entire upper body natin. Okay? Basically yung lats natin and then upper back and as well as the core. So kuha ka ng towel or any kumbaga madulas na para sa floor. Start ka ng hands mo a little bit wider, push-up position. Okay? And then slide mo lang siya pataas with arm movement lang and then slide it back. Angat. Okay? So, taas, angat. So, you have to keep your arms engaged, pati core mo engaged. So, hindi pwedeng mag-drop yung hips ng ganyan. Baka sumakit yung lower back mo. So, keep it upright yung dito. Tigas ang chan. So, magagamit natin to syempre, sa pag-paddle natin. Of course, we all know na parang 80% of the time, nag-aantay tayo ng wave. Or nagpa-paddle tayo, papunta dun sa spot natin. So, kailangan talaga ng upper body strength. So, hindi natin siya pwedeng iwan. Para ma-sustain natin yung pagpa-paddle natin. Okay? And then, also, kapag lumakas siya, syempre kapag mag-ride ka na ng wave or kapag nandiyan na yung wave, so, kailangan mas malakas yung paddle mo, di ba? So, eto. So, yung workout na to, mas makakatulong din dyan. Yun yun eh. So, sudden burst, anaerobic yan activity. So, power kailangan natin yun sa pag-surf. Kundi, kaiwan ka ng wave, di ba? So, or lalagpas sa'yo. Dito, sa mga binigay ko, 3 sets of 30 seconds. As many reps as you can, pero dapat maganda yung form. If ever nahirapan ka, you can slow down. Okay lang naman yun, hindi naman siya kailangan na madaliin mo. Or, you can regress yung workout. So, may mga nilagay rin ako sa videos natin kung paano mo i-regress siya. Kasi this one, yung hang 5 ko, is more of progression. Okay? Kasi ina-expect ko, guys, nag-workout kayo, syempre, transition rin bago mag-surf. Okay, hindi yung basta-basta bigla, tapos surf agad. So, kailangan condition mo yung sarili mo. Hindi naman lakas ng muscle yung pag-surf. So, kailangan rin natin ng cardio, di ba? Okay, so pwede mo siya i-handpick rin kung may program ka na. And also, cardiovascular. Okay, so yung mga bike mo, yeah. You can do at least 20 to 30 minutes a day kung nag-start ka. Bike, walking, jogging, jump rope, so marami pang iba, swimming. So para
of course, hindi lang yung muscle malakas, pati yung cardiovascular mo. Masustain mo kapag nagsusurf ka. Kung gusto nyo ng surf-specific program, personal coaching, syempre, contact me at Dan Guns Training. For group classes naman, nandiyan yung Coaches Lab community natin. Of course, para makondisyon yung katawan nyo and get going ngayong pandemic season. Syempre, lastly, alright, so for more surf content, so follow wheresfrankieph. Okay guys, so yeah, sobrang okay yan. Frank, you the man. So special thanks to Dragon Fitness. Yeah, dito yan sa PhilInvest, Marcos Highway. Hi nga pala sa asawa ko. Nandito na ako. Si medyo sikat na tayo na konto. Sa parents ko, hello! Sa mga tropa ko dyan, Lourdes. Okay, sa peha, barkada natin dyan. Hello, guys. Panoorin nyo to. Yay! Cut! Kanino, wala. I lost. Kaya lang siya napagod nila sa demo natin.